ang kina-clarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban. Correct. Very incorrect po. Yes. I may say as a civilian, sa professional police. Bob, that's your view. That's it's not my view, only Mr. Chair. Thank you for putting it on record. Kami or pagka-prosecutor. Ako, alam ko, duman ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, yan salamat ang totoo lang, dyan. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never had the chance to solve the problem of the community. At kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Rublado. Your Honor. Silence, please. It is unfortunate that drug-related crimes are on the rise again. Every day you can read about children being raped, people getting killed and robbed. And just recently, a drug den was raided within the Malacañang complex. We saw the biggest voluntary surrender of more than 1 million drug users and personalities, which is a feat that has never been seen in the country's history. 1.6 million po ang sumurrender. First 6 months po ito. Kulang nga po yung mga lugar, no, kung saan sila magsusurrender. Nagkulang po ang mga preso dahil sa dami po na nagsurrender. Nagsurrender po sila dahil sa paniniwala nila na seryoso po ang war against drugs ni Pangulong Duterte. Ako po'y nakulong. Ako po'y nabuhay kasama ang mga kriminal sa Pilipinas. At kilala ko po ang underworld. Napag-usapan po natin ang mga biktima ng sinasabing war on drugs, pero hindi po natin napag-usapan ang mga biktima ng mga drugista. Kung paano pinapatay ang kanilang mga anak, pinapatay ang kanilang mga asawa, pinapatay ang kanilang kapitbahay. Kung paano po sa loob mismo ng Bilibid, kung saan po ako nakulong ng 3 taon at ginawa ko pang pelikula ito, ang pangalan po ng pelikula, maaari niyo pong panoorin, Hari ng Selda. Dito po ay binunyag ko na nasa loob mismo ng Bilibid ay nagluluto ng shabu. 1998 po yun. Kung bibilangin po natin yung taon na yun hanggang sa dumating ang Iron Man, eh ilang taon po yun. Ganun po kahaba ang mga panahon na namayani at talagang naghahari ang mga drug pusher sa Bilibid. Ganun sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, masasabi ko na po na natakot ang mga kriminal. Wala pa po siyang ginagawa. Doon lang sa commercial niya na last Christmas yun na to, natakot na ho ang napakaraming kriminal. Ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga drugista, magdanakaw, mga corrupt, mga kriminal, at ninyong nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong huminto at patuloy pa rin ang karasahan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Ang hinahangaan po namin pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas, PRRD, Digong, Mayor. Drugs will destroy the Philippines.